Okay, mga kamamba, mayroon na naman po tayong i-share sa inyo na kapakipakinabang. Ito po ay Rusi 125 Macho. Kayo po sa may-ari ay Lubhang Medyo, talagang malakas ng kumain ng gasolina. Isa lang po masasabi ko rito sa ganitong klase ng motor na malakas kumain ng gasolina. Nakakasigurado po tayo na ito ay napakaitim ng sunog ng spark plug. Para masigurado po natin na maitim mga sunog, check po natin. Buksan po natin ang spark plug. Kung hindi tayo magkakamali ng diagnose. Okay. Ito po, talaga pong napakaitim. Ito po ay masyadong rich o mas malakas po ang pasok ng gasolina kaysa sa hangin. Oh. Itim na itim po. Dapat po ang sunog ng ating spark plug ay yan, parang ganito po. Kulay kalawang. Huwag po na masyadong maputi dahil pag maputi ay lean. Mag-overheat naman po ang ating motor. Okay, yan. Ito. Yan. Ganyan po dapat ang kulay ng ating yan, napakalaki po ng diferensya. Oh. May mga paraan po tayong gagawin kung paano natin makukuha yung ganong sunog. Ito po ay tuturo ko lang po sa inyo upang makakuha kayo ng idea kung paano ang ating gagawin. Pwede po tayo dito sa Karayom. Okay. Tinanggal ko na po siya dito sa ating carburetor. Napaka-basic naman po na pagtatanggal yan, kaya natin. Ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang pag-adjust. Itong karayom po na to, ito po ay may bali 4 na guhit. Ah, 4, 5. Sorry. Okay. Maaring ito po ay nasa pangalawa nakalagay. Kaya medyo malakas-lakas kumusumo ng gas. Okay, kung mapapansin nyo po, nilagay ko po siya pangalawa sa huli. Okay, yan po ang isa sa pamamaraan kung paano natin makukuha ang sinasabing optimal na sunog ng ating spark plug. Okay, may isa pa po, pwede po tayong mag-adjust sa ating air and fuel mixture. Saan nga ba matatagpuan ang ating air and fuel mixture ng ating carburetor? Ah, ito po yan sa ilalim. Ito po, dito po. Dito sa ating yan. Okay, yan. Ito po. Ito po yun. Yan. Yan po yung air and fuel. Yan. I-adjust po natin siya ng half turn. Unti-unti. Half turn po. Siya po ay pahigpit. Pahigpit dahil po ito ay ang pahigpit po niyan ay patipid sa gas. Pag po paluwag, palakas po siya gas. Okay? Sana po kahit pa paano may natutunan kayo sa aking senior. Ito, hindi ko man po lubos na maipakita sa inyo dahil ang pagtutunan po ng carburetor ay hindi pwedeng isang beses lang. Yan po ay unti-unti nating gagawin sa ating motor hanggang makuha po natin ang tamang templa ng ating carburetor. Okay? Hanggang sa muli po, sana po nakapulot kayo ng idea kung paano natin mapapatipid
ang ating mga motor. Maraming salamat po sa panonood and God bless po.